What's up mga kaalaklakan? Welcome back to my YouTube channel, J Modernist. For today's video, we're going to proceed to our new topic regarding 8 methods of making cocktail, the building method. And if you're new to this channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload ko. The building method is the easiest among all 8 methods. By pouring each ingredients one by one straight from the bottle to your cocktail glass, put some ice, and then serve. There you go. Para mas ma-demo ko sa inyo na mas maayos kung paano ba ina-apply ang building method sa pag-mix ng cocktail, ay gagawa tayo ng isang cocktail na siguradong matututunan nyo agad-agad at napakabilis lang itong gawin. Ito ay ang tinatawag na Tom Collins. The Tom Collins is made from gin, lemon juice, sugar, and carbonated water. This drink first memorialized in writing in year 1876 by the father of American mixologist, Jerry Thomas. There are 4 different pouring techniques used by a bartender. The pre-pouring, the hand measuring, pre-measured or controlled pourer, at ang pang-apat ay ang electric liquor dispenser. Ang pre-pouring, mga kaalaklakan, ito yung madalas talagang ginagamit ng mga professional bartender. Sa pagsusukat nila, pag-measure nila ng mga liquor na isasali nila, gumagamit sila ng counting techniques. Diba? Kumbaga, 1 ounce, equivalent yun sa 4 counts. Half ounce, 2 counts. Kumbaga, 1, 2, 3, 4, 1 ounce. 1, 2, half ounce. 1 and half ounce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 and half ounce yun. Sa pre-pouring, kailangan natin gumamit ng speed pourer. Ito po yun. Parang stopper po siya. Ang kailangan natin ilagay dito ay 1 and half ounce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, mga kaalaklakan. Tama po siya. Sa hand measuring naman, ito yung kailangan mong gumamit ng measuring cup or measuring jigger. Maglalagay tayo ng 1 ounce sa ating cocktail glass. Straight galing sa bottle, gagamitin mo siya pang pouring. Para tansyadong-tansyado mo yung isasalin mo. Ganun po. And yung pre-measured naman or tinatawag din na controlled pourer, ito yung nabibili na speed pourer na meron siyang para siyang may tanke. Pag sinalin mo siya, kunyari ay ganito. Nakalagay yung yung controlled pourer, nakalagay na siya. Magsasalin ka ng 1 ounce, gaganyan mo, pag sinalin mo siya, magpupusa siyang tumigil. Pusa po siyang tumitigil. Yung control pourer po natin. And then, ang last natin ay yung electronic liquor dispenser. Ito yung makikita mo sa mga magagandang hotels talaga, yung mga magagarang hotels. Na yung itsura niya ay kahawig niya yung yung parang sa mga tindahan ng pabango na may mga shot glass sila tapos merong mga nakabaliktad na bote, iginaganon lang, parang dispenser talaga siya, not water dispenser, parang ganun. And then, controlled na din siya, yung 1 ounce, 2 ounce, meron na siya. Okay mga kaalaklakan, so umpisa na natin ang ating Tom Collins. Maglalagay tayo ng 45 ml of your chosen brand, gin. Sunod natin, maglalagay tayo ng 25 ml of
fresh lemon squeeze. Next tayo, maglalagay tayo ng 15 ml of sugar syrup. Yun. Maglalagay tayo ng sugar syrup. Paano po magawin yung sugar syrup? Simple lang po ito gawin. Kailangan nyo lang po ng water and sugar. Sa pagtitimpla po nito, 1:1 po yung ating bilang. 1 cup of sugar, 1 cup of water. Or kung gusto nyo paano mas malapot siya, 1 cup of sugar or half cups of water. Mas na-prepared ko, mas gusto kong gumawa ng sugar syrup pag niluluto pa. Papakulo ka ng tubig, habang kumukulo yung tubig, isasalin mo yung white sugar, tapos doon mo na siya haluin. Sa mas mabilis naman ang paraan, huwa ka ng container, salin mo na yung sugar, and then ibabanto mo na yung ano, yung boiled water, tapos haluin mo na siya. Yun nga lang, mas matagal yung gawin. At saka, mas maganda kasi pag kumuha, nagbo-boil talaga. Mas lumalapot. Yun, mas lumalapot siya. Lagay tayo ng 15 ml of sugar syrup. Next, maglalagay na tayo ng ice. And maglalagay na tayo ng 6 ml of your chosen brand carbonated water. Stir lang po natin siya. Garnish. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Ito na ang ating Tom Collins, mga kalaklakan. There you go. Alright, mga kalaklakan. Thank you so much for waiting. Ito na yung ating Tom Collins. Wow. Very classic ng itsura niya. At alam niyo ba, mga kalaklakan, yung prepared talaga na glass na ginagamit sa Tom Collins ay Tom Collins glass. Meron din siyang ano, meron siyang prepared glass talaga. Tikman naman natin siya. Sarap. Meron siyang aftertaste nung ating ginamit na gin. Kung gagamit kayo ng regular gin, pwede po 'yon. Kung gagamit po kayo ng ibang brands ng gin, pwede po 'yon. Any gin po, pwede po. Ang sarap niya po. Yung tamis, asin, tapos yung carbonated water, para talaga siyang Sprite, para siyang soft drinks. Ang lasa niya ay fresh lemonade. Kung makakapaggawa po kayo ng fresh lemonade, ganun na ganun po yung lasa niya. Ang pinagkaiba lang po ay meron siyang alak. And para sa akin, yung alcohol volume niya nasa ano sa akin, siguro out of 10, nasa 0.5, ganun. Ang inababay po siya bilang aperitif. Bago kumain, ang sarap po. Dito na nagtatapos ang ating cocktail tutorial regarding 8 methods of making cocktail. Nakadalawa na po tayo, mga kaalaklakan. Sa mga hindi pa po nakakapanood, ay gumawa na po ako ng shaking method. At ilalagay ko na lamang po yung link sa description para mapanood nyo po ito. Sa susunod po ulit, magkita-kita tayo para sa ating another topic regarding 8 methods of making cocktail.
Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Kung may mga katanungan po kayo, please don't hesitate to comment down below para mapag-usapan po namin yan. Thank you so much. God bless. Bye!